ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagsimula na ang pasabog ni Madam Lotus. Meron ba sa kanila ang masasaktan? Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Sa loob ng kulungan, habang nagsasaya ang lahat sa paglalaro, ang mga grupo ni Madam Lotus ay naghahanda na sa pasabog na gagawin nila. Samantala si Carlos walang nagawa kahit anong pakiusap niya sa pulis na papasukin siya sa loob. Hindi siya pinapasok dahil wala daw ang pangalan niya sa listahan at naabutan siya ni Giselle na nakikipag-away sa isang babaeng pulis. Maya-maya, pagkatapos nila mag-usap ni Giselle, umalis na din si Giselle at nag-antay na lamang si Carlos sa labas ng city jail. Samantala, habang naglalaro si Lynette at Robert sa loob ng kulungan, nakatitig si Moira kay Lynette at maya-maya, hindi niya napigilan ang sarili niya. Sinugod niya si Lynette. Tinulak niya ito at sinabihan niya na walang hiya kang babae ka. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Moira dahil ang buong akala ng lahat ay nagbago na si Moira. Maya-maya, nagsalita si Lynette kay Moira na, "Sinasabi ko na nga ba, Moira, na hindi ka pa nagbabago at lahat ng pinakikita mo sa amin ay pagpapanggap mo lang. Hindi mo na kami maluloko sa pagpapanggap mo. Dahil ginawa mo na yan dati." Natahimik si Moira, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Bigla siya hinawakan ni Zoe. Sinabihan siya ni Zoe na, "Tama na, mami." Maya-maya, sabi ni Moira, "Pasensya na, Lynette. Nadala lang ako sa emosyon ko. Sinusubukan ko naman talaga magbago. Huwag niyo sana akong husgahan." Sabi ni Robert, "Tumigil ka na, Moira. Kung hindi mo kaya magbago, huwag mo nang pilitin. Dahil hinding-hindi ka na magbabago kahit kailan." Habang nagkakagulo sila Moira, Lynette at Robert, maya-maya ang grupo ni Madam Lotus ay may mga dalang baril. Umikot ang Lotus Gang sa mga tauhan ng Apex habang naglalaro ang lahat at isa-isa tinutukan ng baril. Nagkagulatan ang lahat, bigla kinabahan ang lahat. Maya-maya nagsalita si Madam Lotus na, "Dalhin nyo na sila lahat sa loob ng selda, ngayon na." Sumunod naman ang lahat sa utos ni Madam Lotus. Kinakabahan si Lynette. Bigla niya hinawakan ang kamay ni Annalyn at niyayakap niya ito. Takot na takot sila dahil baka daw ano ang gawin sa kanila at baka isa sa kanila ang may masaktan. Habang pinapapasok sila isa-isa sa loob ng selda, nagsalita si Robert kay Madam Lotus. Sinabihan niya ito na, "Bakit niyo ginagawa to sa amin? Tinulungan na nga namin kayo. Pagkatapos, ho-hostage nyo pa pala kami." Galit na galit si Robert. Habang si Madam Lotus, hindi sumasagot sa tanong ni Robert. Bagkos sinabihan niya ang kakosa niya na ipasok nyo yan. Sumunod naman ang kakosa ni Madam Lotus. Walang nagawa si Robert. Dahil kahit ang mga nakabantay na pulis kanina ay walang nagawa. Dahil bayad ni Madam Lotus. Sinakto ni Madam Lotus na umalis si Warden bago niya sinimulan ang plano nilang pang-hostage sa mga tauhan ng Apex. Nang nasa loob na lahat ng selda, nagsalita si Madam Lotus. Nagsabi siya na, "Alam ba ninyo na si Giselle ang may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito? Kaya kung may mamamatay isa sa inyo, siya ang sisihin nyo." Sobrang higpit ng yakap ni Annalyn sa nanay Lynette niya. Takot na takot sila sa nangyayari. Maya-maya, tinawagan ni Madam Lotus si Giselle gamit ang cellphone ni Robert. Habang si Giselle naman ay kakarating lang sa Apex Hospital at kausap niya si Eric. Nagtataka si Giselle kung bakit siya tinatawagan ni Robert. Sinagot ni Giselle ang tawag. Maya-maya nagsalita si Madam Lotus. Sinabi niya kay Giselle na ihanda nito ang sarili niya dahil hawak niya ngayon sa leeg ang mga tauhan ng Apex. At kasama na doon ang kapatid niyang si Robert at ang pamangkin neto na si Annalyn. Nagulat si Giselle na iiyak siya. Kaya sinabihan niya si Lotus na, "Parang awa mo na, huwag mo silang sasaktan. Kahit ano gagawin ko, ano ba ang kailangan mo? Sige na, sabihin mo." Tahimik lang si Madam Lotus. Ayaw niya sana gawin ang bagay na to na may masasaktan pa siyang ibang tao. Ngunit dahil sa ginawa ni Giselle sa kanya, gagawin niya ang lahat. Maya-maya, sinabihan niya si Giselle na,
kailangan ko makausap ang anak ko bago siya maoperahan. Kailangan marinig ko ang boses niya. Dahil kung hindi, may mamamatay isa sa kanila. Naiiyak si Giselle. Sabi ni Giselle, sige gagawin ko. Susubukan ko ipahinto ang operasyon ngayon ng anak mo. Sabi ni Madam Lotus, ngayon na Giselle, gawin mo. Tatawag ako sa'yo pagkatapos ng 20 minuto. At binaba na ang tawag. Nagtataka si Eric kung bakit umiiyak si Giselle. Nagsabi si Giselle sa kanya na kailangan itigil ang operasyon ni Carla. Kailangan makausap niya muna ang nanay niya. Naiiyak ang tita ni Carla na nasa gilid lang nila habang nakikinig ito. Sabi ni Eric, ano ba ang nangyayari Giselle? Sabihin mo, bakit ka bigla nagpatigil ng operasyon? Hindi na napigilan ni Giselle ang magsabi na may nangyayaring hostage sa loob ng city jail. At nanay ni Carla Madrigal ang nangu-hostage sa loob at gusto neto makausap ang anak niya bago maoperahan. Kaya kailangan natin itigil ang operasyon kay Carla, Eric. Nagulat si Eric, hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Maya-maya dumating si Justine. Narinig niya lahat ang sinabi ni Giselle, kaya gusto niyang tumulong. Nagsabi si Justine na, di ba gusto lang naman niya marinig ang boses ng anak niya. Bigla tumingin si Eric at Giselle kay Justine. Sabi ni Justine, meron akong ideya na pwedeng makatulong sa sitwasyon natin ngayon. At yun ay siya na ang kakausap kay Madam Lotus. Magpapanggap siya bilang si Carla. Hindi nagdalawang isip si Giselle at Eric. Pumayag sila sa gustong mangyari ni Justine. Maya-maya tumawag na si Madam Lotus. Kinakabahan si Giselle na sumagot. Sabi ni Madam Lotus, asan na ang request ko Giselle? Gusto ko makausap ang anak ko. Maya-maya bigla binigay ni Giselle kay Justine ang cellphone. Sumagot si Justine. Nagkunwari siyang si Carla. Nakikinig lang si Madam Lotus habang nagsasalita si Justine. Nararamdaman ni Madam Lotus na hindi si Carla ang kausap niya dahil kabisadong kabisado daw niya ang boses ng anak niya. Kaya hindi siya maluloko ni Giselle. Maya-maya binaba na ang tawag. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinabihan ni Madam Lotus ang kakosa niya. Sinabi niyang, sinusubukan talaga ako ng Giselle na yan. Akala niya siguro nagbibiro ako. Dalhin mo sa akin ngayon si Annalyn. Sumunod ang kakosa ni Madam Lotus. Kinuha niya sa loob ng selda si Annalyn. Takot na takot si Annalyn. Sobrang higpit ng yakap niya kay Lynette at ganon din si Lynette. Maya-maya lumapit na ang inutusan ni Madam Lotus. Hinila niya ang kamay at braso ni Annalyn. Sabi ni Lynette, wag ang anak ko. Wag niyo siyang sasaktan. Ako na lang ang saktan niyo. Wag lang ang anak ko. Nag-iiyakan na silang lahat. Bigla tinutok ng babae ang barel para bitawan ni Lynette si Annalyn. Maya-maya nakuha ng babae si Annalyn. Nag-iyakan silang lahat. Samantala sa labas ng city jail, nalaman ni Carlos na nagkakaroon ng hostage sa loob ng kulungan. Kaya bigla siya nag-alala. At nalaman na din nila Chang Susan at Josa ang nangyaring hostage sa loob dahil nabalita na ito sa TV. Samantala sa loob ng kulungan, kaharap na ni Madam Lotus si Annalyn. Umiiyak si Annalyn habang kaharap niya si Madam Lotus. Nagsalita si Annalyn, parang awa niyo na po, huwag niyong gawin to, alang-ala sa anak niyo. Bigla na tauhan si Lotus. Umiiyak na din siya. Sabi ni Madam Lotus, Annalyn, sabihin mo sa Tita Giselle mo na ihinto ang operasyon kay Carla. Gusto ko makausap ang anak ko bago siya operahan. Madami-dami pa tayo aabangan, kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.